May pagpapasalamat po ako sa inyo na po inyong pinaunlakan at tinanggap sa hapong ito dito sa inyo, banal na lugar at dalangin ng templo. I am Father Pag-inawan. I am 33 years old and 3 years as a priest as a Catholic. Katoto pa lang akong pare. Pero alam niyo ba na ako'y naniniwala na bawat isa sa atin, iba man ang reliyon, naniniwala ko na tayo ay may kaligtasan. At ang kaligtasan yun, iba man ang pangalan ng Diyos natin, iba man ang tawag natin din. Pero naniniwala ko, tulad ng sinabi ni Imam, na iisa lamang ang nagligtas sa atin. At kung titignan niya po yung ano, titignan niya po yung liturgia kung Pierre Misanto kasi malapit na po ang Holy Week. Sa Sunday, start na po kami ng Holy Week hanggang Pierre Misanto. At si Santo Papa Pio, kung hindi ako nagkakamali, nakalagay doon para sa mga hindi pa naniniwala kay Kristo. Pero ang pinabanggit doon, dati kasi parang para sa mga hindi naniniwala kay Kristo, pinalitan niya na mga unang nakakilala kay Kristo. Ibig sabihin mga Muslim yun. So, ibig sabihin, inulugtong ng Kristiyano at ng Muslim ang kanilang ugnayan sa Diyos. Kaya ito po yun, wala naman dapat pagtawayan. Wala naman dapat na sana nagiging paligay. Kaya siyempre, iba-iba yung paniniwala natin. Iba yung maniniwala natin. Bakit kaya ganito yung Katoliko, lalo na ngayon, magkaka-traffic sa buong Pilipinas dahil sa posisyon, doon ni Santa pa lang yung parokya, yung mga imahe na nilalabas. Pero kung makikita nyo po, kahit doon sa Jerusalem, yung mga Romans, may mga posisyon din po doon, mga Orthodox, ganun din po. Bakit kami ginagawa ito? Kasi to remind us, para paalalahanin kami, nung yung mga pinagdaanan, kasi sa totoo lang, maswerte po kayo kasi madalas kayong magbasa ng Bible. Sa Katoliko, actually, hindi obligado magbasa ng Bible. Tama po ba yun? Alam po kayo, ginagamit mismo sa prayer room time, yung Bible mismo. Sa Katoliko, hindi. May ginatawag ng devotion. Maganda nga po sa inyo, mga sisters. Ginagamit namin ang Bible at i-encourage kami magbasa ng Biblia, pero hindi lahat nagugustong basahin ang Biblia kasi nahihirapan sila i-interpret at ipaliwanag. Ayun. Kaya ang nangyari, nung dumating ang mga Kastina, nagkaroon ng iba't ibang simbolo kasama na dyan yung mga imahe. Kaya yung mga imahe sa simbaba, yung mga simbolo, yung bugis, mga salita na nakalagay sa mga walls ng simbaba, ito ay katisismo. Ibig sabihin, ano yung nakasulat doon sa Biblia? Yan po yung ipinapakita doon. Halimbawa, nagdagasal si Jesus sa Gethsemane. Pagdating niya kay Jesus, yun po yung sinisimbolo ng mga imahe. Pero ang pinakamaganda po doon is ipinapaliwanag ng simbolo kasi hindi naman lahat ng tao, iba po nagpapagbasa o nagpapag-aral ng sulat. Kaya sa pamamagitan ng simbolo, nauunawa ko nila yung lahat ng nasimbahan. Pag ako'y naglalagad sa Diyago, alam niyo, sabi ko, parang isa na rin ang Muslim at Katoliko bakit. Karamihan ng Muslim, ibig sila kasisipan. No, nakikita ko yung mga idols na ano, imahe. Muslim ang nagbibente sa Diyago. Sa totoo lang, Imahe ng Muslim ang nagbibente sa Diyago. Sa tingin ko, kung magkakaisa lang talaga,
sa turo at pagtulong ng lahat ng reliyon, pagmamahal. Kung ang tao, susubay-bayan talaga yung pinaka-unod-lulog yung pagkailan ng buhay nilang tao. At pinaka-core, the core value, the core message ng paglalang sa atin at pagiging tao is to love. Diba? We are capable of loving. Kaya nga minsan, ay aawa nila ko sa mga Muslim kapag sinabi nila nga ako sa iyo, Muslim na agad. Kapag sinabi nila nga, ISIS, Muslim na agad. Pero marami akong nakakausap na Muslim, hindi naman hindi turo na dahil sa reliyon papatay ka. Hindi naman dahil na ipinaglalaban natin yung pananampalatay, papatay ka. Kasi alam ko, kahit sa reliyon, hindi naman sinabi ng Diyos na pumatay ka kapag hindi naniniwala tulad ng paniniwala ang ginagawa natin. Kasi the main purpose of religion, the main purpose of life is love. Di ba po? Iba man ang paraan ng pananampalataya natin o pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Pero ano yung purpose talaga? Pagmamahal. Pagmamahal. At saka, sa pagmamahal na yan, nagpukuhan na po yan na respeto. Kasi syempre, hindi po naman pwede yung titi. Naalala ko noong nangyari na yung bumbahan doon sa Middle East, yung mga Katoliko, nakabarricade sila doon to give way para naman sa mga Muslim yung nagdadasal. Kasi nga, pinupuha yung lugar, iniistorbo sila. And there was this prayer rally din ng mga Katoliko, yung mga Muslim naman ang nag-barricade. That was in Europe. Pinoprotektahan din yung mga nagdarasal ng Rosario, mga Muslim naman ang nag-giveaway para makapagdasal din. Siguro kung meron lang pagbibigayan, walang dapat pagkawayan. Kaya naminsan, syempre, dahil sa pagkakaiba ng pananaw, doon na tayo nagkakaroon na hindi pagkakaunawaan. Pero yung titignan talaga natin, pagmamahal ang lahat ng tulad-dulo ng lahat. Sa totoo lang, bago kami maging pare, kinagalaan din namin ang Quran. Kasama yan sa theology of inculturation. Kaya nga, sa totoo lang, alam ko na Mary dyan sa Quran, at hindi ko alam mo ng particular part. Kasi, ang tawag mo dito, ang ating pananampalataya sa totoo lang makorupto, yung mga papyrus na nakuha noon, yung papyrus yun yung banal na sulatan ng mga po, mga kuha, kasi hindi pa naman ganda niya ka, hindi pa ganda po ka, walang po, pahitin, hindi pa siya nagkabaw. Iba-iba lang, naka-scroll siya, no? Pero, kinumpay. Kaya di nagpare ako ko'y natutuwa na sa araw-araw lang nakakasalumang, nagkasalamang ako, ang pinakamahalaga talaga ay pagmamahal. Naalala ko noong ako'y hindi pa nagaan, hindi pa ang pare. Ang brother ko nagtatrabaho sa Cubao. Pero bigulan na po kasi ako. Mula ako sa dito, may bigulan na dito. Ah, talaga po. Sige, mamaya pa sa solicitan ko. Joke lang pa rin pala. May papatawa lang po. Hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho, pero alam ko kung saan yung dati boarding house niya. Yung pa'y malumipan na siya. Tapos hindi ko rin alam kung saan siya nagtatrabaho. Lumuha sa mga may nila, parang dalawin siya. Ay, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Alam ko lang yung papasok kung saan papunta yung boarding house. Pero ako nag-antay ko lang sa may kanto, umaga, hanggang po di paliwanaan. Ay nagtitinda dito ng mga chichiria, sigarilyo, candy. Tapos yun, alam na, kinakausap naman ako, sabi na, check yung kapatid ko. Balang ka po na, nagpapili na yung kape sa kaisakay na legs doon sa nakatanda. Tapos pinigay sa akin, nagulat ako sa kanya. Magmerienda ka muna kasi kanina ka pa niya umaga. Tapos yun. Pero alam niyo ba, yung pamilya niyo, hindi sila Katoliko, mag-Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, yung pagmamahal ang pag-uusapan, hindi yung reliyon. Magkakasundo-sundo sana ang lahat ng tao. O pagmamahalan ng magiging
susin o yung batayan, hindi yung kaibahan ng paraan ng pananampalataya. Ibig sabihin, magkakasundo ang lahat. Ang problema kasi, di ba po, naiinibaba o kung alin ba yung tamang paraan ng pagsamba. Alin yung tamang paraan na dapat ituro, na alam mo naman yung lahat at ituro na naman yung presyo sa kaligid. Sila may hiling mong ipagdibatay, naawa ko doon sa bingsakang isang kaibigan ko. Yung simbahan nila nasa mataas. Yung mga Katoliko karamihan na nagtira sa bababa, nung tumataas ay tubig, nagtagpuan sila pumunta sa iglesia. Hindi sila pinapapasok kasi sa kanilang templo sa kanilang simbahan kasi mga hindi daw sila kaanib. Ang tanong sa kanila, nasa kayo no? Kinukumpin si nanay kayo yung sumama sa amin. Hindi kayo pwede pumasok yung mga kaanib daw. So ano ang nakakamatay tayo? Kung pagmamahalan ang babatayan, ano naman kung papasokin mo yung hindi kaanib? Ang importante naman nakatulog ba? And that is a great giving to others. To do good. Doing good is a great giving of God to us. And we have to share that giving. Binigyan tayo ang kakayahan na kumawa ng mabuti. Ganun din po yung gagawin natin. Yun po yung itinuturo sa atin. Kaya na, siyempre, ang mga tao kasi, madalas, ibinamaks po tayo, di ba? Kung ano yung pagkakakilala sa simulan sa pool, kahit hindi naman ganun yung isang tao, halimbawa, sasabihin po lang yan, ah, Muslim yan, kasi yung titinda ng shabu. Kasi, baka mamaya encounter sila ng Muslim na nagtitinda ng shabu, na hindi na Muslim, ganun. One time po yung sikap, sabi ko, marami ang pagkakamang pagkong napasok kasi youth director po ako in charge sa mga kabataan ng buong diocese ng Cubao. Ang diocese, yun po yung sako ng isang obispo, yung pinakapulong pari ng isang lugar. Ako po ang in charge. So, nagpupunta din ako sa Malabi Youth Center. Tapos sabi ko, marami ang parang bago ngayon. Sabi ko, oh, father, mga Muslim. So, parang nakabox na doon, na pag-Muslim, yan yung mga nag-hold up sa piyama ko, sa konsalat-salat. Hindi na na Muslim din yan. May mga Muslim na matitino ko. Kasi sabi ko, alam niyo ba, one time may pagkakas sa Divisoria, yung Muslim na matitina. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, tinuturo mo ba talaga na pugod ka ng ulo? Pugod ka ng ulo, pasok ka na sa kawalhatian ng ama. Hindi po, hindi po nagtuturo ng ganyan sa amin. Kailan mga kolekta ka nila kulo na mapagunda. Puro pa kami naglalas. Di ba po? Parang hindi ganon ha, ang turo ng pagpamahal. Ang turo ng pagpamahal ay gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. So, as a summary, para maninyan din natin ang oras yung pagtatanong at pagbabahagi na natin. As a summary, bilang pare, ako po ay nagpapasalamat kung na sa lahat ng tao gumagawa ng kabutihan. Sa lahat ng tao na sinagpapatuloy yung gawain, nagkagawa ko ako kasi hindi lang tayo nakapokus sa sarili natin pananampalataya. Di ba nagugulat ako sa kanila, alam nila yung congregation, kilala nila si Father Moreno. So ibig sabihin, meron po tayong dialogue. Pag sinabi natin dialogue, communication, para siyang prayer, di ba ang isal po, isa dialogue. Ibig sabihin, mayroong communication, may ugnayan. Yan sa pakikipan ko tayo niyo po sa akin, kinakatawan ko ang talagang simbahang Katoliko ngayon na kailan magpasalamat sa ating ugnayan. Naway patuloy natin itong maibahagi na yung pagmamahal. Maibahagi natin yung respeto sa kapwa. Kasi iba man ang ating parang pananampalataya. Pero pwede tayo magkaisa. And lastly, tinuturo ko sa Katoliko ko na si Kristo ay hindi yung nakakilala sa kanya. Iniligtas niya yung mga tao dumating bago siya pamanak. Iniligtas niya yung mga tao nadagdag niya hanggang siya'y pamatay. At iniligtas niya yung mga tao na buhay pagkatapos niya umakyat sa langit. Sino po yung mga tao niya? Lahat.
Ibig sabihin, naniniwala mo tayo katoliko kung may mga iglesia, Muslim, or Sabalista, etc. Niligtas ang Diyos. Kasi yun po yung dahilan. This is the very reason why Jesus Christ came. He said, those who came and lived before He became an incarnate Word or among like us, He said, those people whom he met when He came, and He said, those people who live after His ascension to heaven. And therefore, we are God's children, and we are saved by the love of God. So thank you so much, Lord. Amen. Salamat po sa ito. Father, open po lang po tayo. Paano kayo po na po lang yung master na? Without offense na natin. Kasi parang alaman din ng mga brothers natin. Yung tanong na, tayo ba yung tanong natin? Paano po yung kasi yung marami po sa atin dito, with all respect sa ito. Already, sino po yung Christian convert dito? Catholic. So, kaya yung, alam ko yung mahabang tanong kayo ng doctrinal, so huwag mo na ha. Sabita ka natin gawin sa pastor, sa ministro na namin kaya. So, sige po, open po lang po kami para may maraming si Father na this person yung mga sige. Tatanong ka lang ha? Ako. Kasi po, ako po, 1 year pa lang may hindi na nabaptismo. 37 in my life because na ano, Katoliko ako, si Jesus Christ talaga yung nanong Diyos. Kasi talagang pinalaki ako ng nanay ko na talagang lagi kami sa simbahan. Kasi samahan ni mama ko sa simbahan na yung Utrea, Grand Utrea. Bali, yung mga manyanita, yung mga ganun-ganun. Lagi niya akong kasama. Tapos, sa Migroto, simbahan ng Diapo. Talagang lumaki po ako na hindi po po inaan yung sarili ko na talagang may takot ako sa Diyos. Na nagsisimba kami palagi. Kasi nga, yun yung palaki sa akin yung mama ko. Bali, nung eto nga, nung nag-inasawa ko po yung ano ko. Hindi po, inaano ko lang po saan niya. Kasi yung naging ano ko yung eto nga, nag-aral ako sa Islam. Sabi niyo po kasi kanina, yung ang mahalaga lang po yung may pagmamahal ka sa ano, sa kapwa, magiging ano ka po. Pero kasi ang naaral ko po sa Islam, ano isang religion lang po ang tatanggapin ng ating Diyos sa ano. Pero kayo po sa... Please ask you, may the doctrinal yan, yung respect sa atin. Doctrinal. Ito respect kay Father, ang mga Catholic, lalo na before, pag hindi Katoliko, wala pa rin sa salvation. Ngayon, may Katoliko mo sila. So, bibigil lang ito ng konti. Out of respect, kasi medyo doctrinal yung tanong naman. So, pamigyan na naman lang sa only religion that can be seen. Wala na tayo na sa mga people. So, okay. So, pero, I'm going to give you a little response. Well, yun nga po, di ba po, dati, ganyan din po yung, ano, yung Katoliko. Pwede sa Santa Iglesia Katolika sin salvasyon. Yun yung sinasabi na Iglesia Katolika noong panahon ng Kastila. Pero, later on, nagbago po yung Euro, kaya di ba sinabi, iniligtas sa Kristo, hindi lang yung mga naabutan niya. Niligtas niya pati yung nabuhay nung wala na siya. At nabuhay mo, tapos niya pabuhay. Tapos, yun nga, para maninaw po, pagkatolik po, natiniwala sa isang Diyos, pero tatlong persona, ano po yun? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung Ama, siya ang paglalang, ay siya ang naglalang. Ang Anak, siya ang ipinadala para magligtas. Malalang yung system, yung sitwasyon ng mga tao noon, na walang pwedeng magpahalay ng at magparamaligtas ang buong sang katawan. Kaya yung Anak niya ang ipinadala niya na naging tao para katulad niya at the same time, katulad din natin,
para ialay yung buhay, para makaligtas yung sangkatawan. Para ganito po yun. Ikaw ay isang pinuno ng isang kukwatan. Gusto mo, mahal mo yung katawan mo. Kaya alam mo, ang ginawa mo rin yung klingado yung anak mo. At sa pamamagitan niya, ginawa mo example, you made an example to save us, to save those whom you love. Di ba masakit din yun kasi anak niya? Pero ginawa niya, tagapamagitan. Dahil walang pwede makapagpatawad. And then, the third one is the Holy Spirit, the sanctifier, nagbababalan at patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yun po kasi yung tatlawa. Pero kung patungkol ko sa isang religion lang talaga maliligtas, di ko mo masasagot. Basta alam ko, binibigyan tayo lahat ng pagkakataon na didipunin ng Diyos doon sa kaluwang mo na diyan. Okay, okay. Magkakawin niyo sana ko sa nagtanong, sister. Kailangan niyo si Carl Schill. Papano mo ang tanong. Pero hindi natin pwede yung pwede. Kasi we'd like to ano, ano yung miska sabihin na first impression loss. So gusto natin, pagdating ni Father dito mapalagay siya, maraming ko pwede pa siya matulong dito eh. Sa akin ay parang gusto lang namin ano, kumbaga eh, konting kaliwanagan sa amin. Alam niyo, Father, may sabihin ako sa inyo. Parating ko in-announce to. Sa YouTube na in-announce mo. Nakakampi natin Katolik. Nakakampi tayo Katolik. Meron na ako nakadebate before. Sabi niya, ano yung debate namin, Father? Hindi naman kayo nag-aaway. May makaibigan pa. Para share. Sabi sa akin ng isang evangelical, ay, kayo mga Muslim, who are you? You use our Bible. Di ba? Who are you? Sabi ko, kung siguro pa tuloy pa nagtanong namin, baka mag-silent pa. May nakikigabin ka rin na aklat na sila may gano'n. Di ba? Dabi nga sa Katolik mong nabili natin. Di ba, Batista? Before there was a Bible, there was a church. Tanggapin natin ang nagdala ng Biblia, particularly in First Testament sila, ang may kinalaman sa canonization ng Biblia, ha? Ang dapat ay sa amin ito, ito yung mag-isapan sila. Walang kinalaman ang dating daan dyan, ang Biblia ni Cristo, ang born again. Kung ano naman kinumutan na loob sa kanila, sila nagdala niya. So sabi ko sa kanilating ko, kung siguro Catholic ka ng tanong, tumahimik ko. Kaya lang, nakikigating ka rin naman eh. So ayun po. Ngayon, hindi iwasan na natin. Maraming salamat sa nagtanong na sister. No? O sige po, sino sa tanong? Ako. Kung sakali mo ano, eh pwede mo rin mo makapagawa. Ang sa akin naman, katulad nga sabi ni Father, no? Because of Jesus Christ, they saved our sin or tinubos niya ang kasalanan ng tao. So, sa pagtubos ng kasalanan ng tao, bakit kinakailangan pa ang bata ay binyagan natin? Pangalawa, kinakailangan pa natin ano yung tao, mga impisal, kung okay naman pala na, pagtubos na ang kasalanan ng tao. For the benefit of our worthy brother from... Yeah. Okay, that's a good question. Why, if we are already saved, why do we have to do the baptism? Why do you have to perform this is the consolation or the confession? In our church, in the Catholic, there are seven sacraments. May pitong sacramento. At itong pitong sacramento, si Jesus din ang nagturo nito doon sa Evangelio. Pitong sacramento. And this was reiterated in the Acts of the Apostles. Nung wala na si Jesus, nung umakyat na po siya sa langit, when he was with them already, the apostles continued the work of salvation by introducing the seven sacraments. What are the seven sacraments? Baptism, confirmation, Eucharist, yung pagtanggap ng katawan ng Kristo through the host and the wine. And then, the fourth one is the sacrament of confession. And then, yung anointing of the saint, holy orders or pagpapalit, sacramento din yun. And lastly, yung mag-aasawa, sacramento din po yun. Bakit kailangan pinagano? Kasi, naligtas na po tayo.
That is a general concept. That is a general concept. Ibig sabihin, yes, if you were saying, but we remain sinful after that. Na, yes, yung pangliligtas na yun, binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng access sa langit. Kasi during those times, nasaktan yung pintuan ng langit. Kaya, in order to have that binding, ibinadala si Jesus. So, bawat tao ay mapanganak, may pagkakataon na dumaan sa daanan yun na inunga or inungit ni Jesus patungo langit. Yun yung ginawang sakramento. Ngayon, yung sakramento po, ito po yung patuloy na ginagawa upang mapabadal tayo. So, baptism, kasi may daladala tayong original sin. May daladala tayong original sin. Kapag ang isang batay pinahanap na original sin, saan ang galing yan? Sa unang mamagulang kaya dalang kay Eva. So, binibig niya gano'n. At the same time, kapag nawala yun, we become adopted children of God. So, we are cleansed from all the sins. Kaya nga kapag malaki na yung binibinyagan, hindi naman importante bata o matanda. Ang importante mabinyagan. Pero bakit bata pa lang ginagawa? Para bata pa man, natuturuan na sila from the very beginning kung paano on how to live out the Catholic faith. So yun. But eh, Father, hindi ba naman ang mga bata? Yes. But through the way of the ninong at nina, the sponsors, they stand as the will of the child. Second, they stand as the voice of the child to respond and then to help them. Kaya nga may confirmation to confirm that baptism that they can stand now because they have their own will. Confession. Confession, we can have a direct confession to God. Pero dahil sacramento ka, sa totoo lang, pangit pang pakinggan sa iba. Pero kami mga pare, kapag ginawa po namin, pini-perform namin sa kami, nagpag-umpisa, we start as if we are Christ. We become Christ when we perform that. Yes, natin yung pagkatao namin, pero we represent Christ. Actually, pagkat yung isa, sa lagi nga namin sinasabi, ang samahin pa yung galing ng pari, pero pagkat yung isa, hindi na talaga yun yung sasalita. Kaya ngayon sa maganda yung sinasabi niya. Because it is through the power of the Holy Spirit that he could speak. Yun lang po yung mahirap ng tinting kasi we have the sacraments. Sacrament po yung pinagawa. Bakit sa akin, pari ng buong isa, yun, makasalanan din naman niya. Yes. Kasi pati kami, nagkukumpisal din kami sa kapwa namin ang pare. To receive the total act of forgiveness. Kasi yung direkta, okay po yun. May narinig po yun eh. Yan ang tawag ng contrition. Pagpapalig loob. Pero may nakailangan po yung mismo na material para ma-experience natin bilang na ako. Yung may nakapagawaran pa naman. Di ba po, pati mo lang sa alakan, hindi mo naman nakita na kausap mo lang sa telepono pa, hindi pa kompleto. Pero pag nakaharap mo na, nakita mo mismo yung reaction niya, na kahit ang ganagawa, parang malilang tao, nakukonsol ka na, dahil ito pala yung kapatawa na. Pag-inars ko ng mga tanong, kasi medyo, hanggang dito naglalaro din sa isip ko, na, ganun ko lang about sa, anong parang pagkakaiba ng function ng Dominican sa Jesuit at saka sa Franciscan? Kasi kung titignan mong tatlo na to, almost parehas lang silang priest, pero ang pinagtataka ko dito, anong magkakaiba ng function ng tatlo? Sa Katolik ko po kasi, iba-iba ang klase ng pare na actually yung pinag-aral na yung grupo, parang paano ba i-explain niya? Halimbawa, education, di ba, Catholic education, or di ba, ano? Yung Diyos sa Santo del Toro, di kami pang export, pang local ang kami. Kung saan kami naging pare, at kung saan kami nanako, na doon maglilingkod, doon lang kami. So, kahit ang lingkod ako, na ako ako ang maglilingkod ako, at naging pare ang malas na diocesis ng Cubawa, na ang Santo niya ay Southern Part of Quezon City, dyan na talaga ako. Itong mga Jesuit, SBB, Dominican, Franciscan, etc. Sila yung international congregation. Pwede sila pinapadalang natin saan. Tinatawag sila ng mga misyonero. Bawat grupo po, mayroong tinatawag na kaisip. Ano kayo yung trabaho nila? Halimbawa,
Ang grupo namin talaga ang focus namin ay mag-alaga na may sakit with their role. Merong obligation niya na rin po, passion is sila yung nag-aalaga sa mga hospital na mga may sakit. Yung imigan, sila yung order of natures. Dalumahasan na sila sa pamamaral education. Franciscans, dalumahasan na sila sa pagpuulang ng pamayanan. Yung pupunta sa inyo, yung magkakupuhin sila. Yun yung pagkakaisong po nila. Pwede silang ipalala kahit sa pangkara. Yung mga brother naman, hindi sila pare. Hindi sila po pwede mag-isa. So, pwede silang tumulong sa gawa mo, pero hindi sila rin kapagpagsaka. Yun po yung pagkakaiba doon. Kasi meron pa rin stages ngayon. Diba, mga pare, kapag kami mag-isa. Yung sumunod sa amin, diakono, hindi siya pwede mag-isa. May mga sakramento lang siya pwede magawin. Magpika, magpahayong ng ibang medyo. Pwede rin siya magbigay ng pagpapasbas. Yun lang yung trabaho. Yung mga brothers, nabuhay sila ng banal at sama-sama sa community, pero hindi sila nakakapag-isa. Parehas din ang madre, para ng mga madre, yung babae. Hindi sila nakakapag-isa. Pero pwede sila gumawa ng participation pag-aalaga ng sakit, pagtuturo sa mga schools, opisina, pangaral, bilang nakikisa. Yun lang, hindi nila magagawa kung isa. Yan po yung pagkakaiba nila. So may particular talisan po kasi tinatawag. Pero lahat naman sila pare, lahat naman kami pare. Iba lang yung pinaka-focus nung pinasuka lang yung grupo. Yung pangaral ay isa lang, yung teaching ay isa lang. Yun, yung ministry. Ibig sabihin, ano yung particular focus nila? Isang isa na lang, Father. By the way, si for information lang, si Thomas Aquinas. Nagkasabi ang video niya sa samang na idea niya na si Ibang Kasaga. Tapos kung gusto na si Ibang Kasaga, ano siya? Yes, yes, yes. Ano? Yes, yes, yes. Father, dati po akong seminary ng UCB. Bo? Secretary of Jesus. Okay. Bakit sa inyo, bakit wala kayong vows of poverty? Sa religious meron. Ayun. Ano po yun, di ba? Yun naman mga misyonero, yung mga pumasok bilang misyonary. Meron silang vows of poverty. Actually, tatlo yun yung vows of chastity. Vow of celibacy. Hindi kami pwede mag-asawa. Vow of poverty. Kami, diocesan, wala kaming vow of poverty. Pero may promise of simplicity kami. So, meron kami vow of celibacy and vow of chastity, kalinisan, no? Yung poverty kasi, lagi natin inaano yung inaano sa material. Kasi ako na kayo mga silang religious, bakit may vow of poverty sila? Kasi hindi sila pwede maka-accumulate ng para sa sarili nila. Kasi yung congregation, ang bahala sa kanila. Ano man patanggap ng ibigay? Ano mang bagay yung meron kapag mamatay ka para sa congregation yun. Pero huwag ka mag-alala sa pagkakarap yung magka-realizes na papagamutin ang congregation mo. Ipapanimig ka nila kung mamatay ka. Kaming tayo sa sentente. Pag kami po ang magkakasagin kami ay papagamot. Mag-bypass operation kami kami ang papagamot. Pag mamatay po kami, ang pamilya po namin ang magpapanimig. Kaya pinigil kami ng pagkakataon na kung ano ka lang meron kami, kung gusto namin mag-ipon, we can say it. But with simplicity, hindi naman kinakailangan siguro na, well, hindi ko pinagtatakpan yung mga kapare, may mga pare na luxurious karamdamin nila. Pero ang maaari, hindi ikanin sila kami. And if out that, ano, yun yung ganyan kung makikagyan lang ang tatana, balik ako bilin ng polo. Yun yung question ko yung mga pare ko, pag lagi ka lang kasi tatana, ay lagi akong bibili ng may tatakot na t-shirt kasi nakakaiyak ako makakaharap ko. Eh, ibang nakagaling daw ko, edi mas simple, apat na sultana na lalabahan ako kapag ako yung maalis. Pero t-shirt naman po ako pag nasana. Hindi naman mo na magdurong may nakagaling ito yung para may may gaya. Hindi naman po ako. So, yung bawaw simplicity. Kaya kung na-ordain ko ako na akong bibili, lone sa cemetery.
Kasi alam ko, pag ako'y pamantala, iuubi ako sa pagmamaya namin. Kaya, parang hindi ko mong problema yung pagmamaya ko kung sa sarili yung baby. May karili lang ang pamilihan para sa akin. Kasi walang sarili ko, sinisteryo ang mabawa ko. Natanong ko po kasi yung father, kasi doon sa amin, nangyari yun. Unang namamahala sa amin, yung sana ako nakatira, since grade 3 ako sa konvento. So, nung umalis yung mga missionary, yung ECJ, saan ako nabilog, iniwan yung mga cars, lahat ng ari-ari ka nung dito. Ay, sa diocese. So, umalis sila. Ang pumalit, yung diocese yung sa inyo na. Okay. Tapos nung umalis na yung diocese, pumalit naman yung Jesuit, dinala na yung mga car na, yung mga gamit, lahat ng mga gamit na doon, dinala na nga, tinanong ako bakit gano'n. Sabi ko, hindi. Kasi sa amin, hindi ko alam sa kanila. Sa ang alam ko, saan ako nag-aaral, sa PCJ, wala kaming bawa pabuti. Ah, mayroon kaming bawa pabuti. Hindi ko alam sa kanila. Kaya ngayon, promise of simplicity. Pero hindi naman ibig sabihin, wala kang bawa o pabuti. Kung ano yung abot ang gamit ang tanihin mo, that is a great city. Nung ako'y lumating ang mga sampong at ang fundraising ko, pinaayos ko lahat lang ng pinapaliwan ko. Pag ako po yung malis, hindi ko tatangin yung kisang ganyan. Pera niyo po yan. Kahit ako po ang mag-encourage at nagpagod ko encourage siya. Pero hindi ko po dadalhin. Ano ang kabili ko para dito sa community? At sinabi ko sa inyo, para sa simpan, hindi ko po pwede mag-inig. Kasi kaya pangitakit ko yan, stealing po at bawa ko. Pwede po ba akong tanong sa inyo? No, sige. Sa akin? Ako. Okay lang ba? Ako. Hindi kasi na medyo na ano ako eh. Nagulong ka lang. Hindi kasi po sa Islam, direkta po nananalangin. Wala pong nagpamagitan, wala. Yun po yung katanungan ko, bakit direkta siya? Walang tagapamagitan na magaya po nung sinasabi niya po sa katanungan. Hindi mo mas mawag isa ako. Okay, wala yung pag-answer ko. With all respect sa pag-answer ko, tama po yun. Kasi pag nagpag-atayan, kasi sa pag-atayan, yung dua, ang dua, ang ibadah, ang dua, ang panalangin ay pagsamtan. The very essence of worship is what? Prayer. Kung ang panalangin ka dito, ito yung Diyos mo. Ito yung sinasamtan. Kaya sabi ng Allah, sa Quran, ako bilang yung jingla mo yun. Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qari kundibu da'awakad dhe'l'idha da'awakad. At kapag pag sila yung tanong patungkol sa akin, sabihin mo tunay na ako'y malapit sa kanila. Binidinig ko ang panalangin, ang bawat pananalangin sa akin, sa kung sila'y tumutulong Allah nang walang tagapamagitan. So, direct ka tayo. So, with all respect kayo, of course, sabi rin naman yung pwede nito direct. So, ganun tayo. We don't even use Jesus Christ or the Prophet Muhammad to pray to Allah. So, yun po. Okay ba? Is sister pati mo is tanong yes, my father? Other than that's my daughter. Okay. Yes, sister. Father, bakit po bawal na yung mag-asawa? Hindi ba ang mga tanong siya? Kasi na. Kami pagpapawal mo si Papa ang pag-asawa. Okay, it's not allowed to marry. For us three, it's not allowed to marry. Hindi kami pwede mag-asawa kasi yan yung rule ng si Papa ng Katoliko. Kasi unang-una, for practical reason, yung pagkakaunawa ko bilang pare, hindi ba siya binibigano? Kasi yung apostol na may mga asawa. Pero hindi naman lahat ng apostol may asawa na ko po. Pero natin na kasi para kasi pipin po kapag wala kang asawa. Sorry for the term, but you respect it po sa mga pastor may asawa. Minsan, mahahati mo yung
yung mo po, yung gusto mo, yung basic man, pati yung oras mo. Halimbawa ngayon, hindi ko tatanggapin yung inyong invitation sa akin kung nanganganak yung asawa ko sa ospital. Di ba po? At saka, pag nagpunta ko sa yung aslam sa mga bahay ko, hindi ko gagawin yun na mula ka makukuha kasi may pinapakain ako yung mga anak. Sorry po, yan na yung mindset na worldly yun. Sa mga estudyante, pag tinanong mo siya, pwede ka gusto maging pastor, pare, wala yung gusto, ano gusto nila maghanap buhay to anti-baby comfort daily. Pero kapag pare, at least na wala ka asawa, at least, kung magsasano, nandoon pa rin yung focus mo to serve. Sa totoo lang, kung wala ka asawa, kahit hindi ka pare, marami kang matutulungan. Diba? OFW ka, single ka, kahit yung mga pinsan ng nanay mo, pwede mo pamatulungan. Pero kung isa rin itong pamilya, lalo na nag-resono, may pamilya naman na buhay mo para sa kanila. So yun, that is the focus. So, we are not allowed to move ahead because we don't want to be divided our attention. I have a Anglican priest friend. I asked him, how is it to be a priest having children? And he said, it's so difficult. I received 7,000 annulments monthly, and I have 4 children in college. I do not know how to divide that 7,000 monthly for my 4 college students. And if I would be asked, it would be better to be single. Hindi naman niya pinagsasisihan ang asawa siya. He's not sorry for having a wife and children, but he just deprecated that a single person can help him more at the minimum. But of course, that is why in the Catholic there are sacraments. If you choose to be a minister, you should be single. If you choose to be married, you can still serve the church. Not become a priest, but in many ways, you can still serve. Yan po yung iba yung papa. Ayaw mo. Hindi kami pinabayaran ng mga kasawa mo. Yan po yun. So, hindi batas ng Diyos, kundi batas ng Diyos. Oh, yes. Batas ng simba. Hindi po. Batas ng simba, kumbaga, hindi utos ng Diyos, or hindi ka magkakasala sa Diyos. Kung dahil yun yung batas ng simbahan, magkakasala kami being infidel with our promise. We make it as a vow to God that we will no longer. Magkakasala kami kung nangako ka, hindi mo naman hinubahan. Di ba po? Kahit tao yung sinasabi natin gumawa mo, pero dahil nangako ka, tutumarin mo, may hindi siyang Diyos, magsasawa niya. Nangako ako, ikaw lang ang mapapangasawa ko, buong buhay ko. Kapag nangaliwa pa, magkakasala ka sa Kanya at sa Diyos. Kasi nangako ka sa Kanya bilang tao, pero meron ng promise. Hindi naman minimin na Diyos yung naman. Salamat naman. Father, may question naman. But not as religious person. Man to man. Okay. But sir, how would you na-overcome yung ito special na sister natin yung sexual urge ng lalaki? Considering that, you know, lalaki ako yun, lalaki ko ba? So, paano na na-overcome? Considering ito respect may mga priest na sa disciple din. No? So, paano? I'm asking us na yan also. Kasi talaga, di ba? Oo. Buti sila. Pari lang pinagbabawal. Ito, sa dating daan, sa Sobyano, yung pinagbabawal niya sa mga miyembro niya. Lalo na dati, kasi nalagi ka rin dumating si Kristo, di ba? Kaya huwag nang inumisawa ko, yung Kristo nila, hindi sila kapag-ati pa yan. Pati yung miyembro nila, huwag nang mag-asawa, na darating na sa Jesus Christ. Sa mga Doomsday. Anyway, so, kawal naman yung po. Well, bilang pare at bilang tao, siyempre nakakaramdam din. Kaya nga hinihikayan kami ng mga pare, dahil single ka, you should have an outlet. Kasi kapag wala kang outlet, magiging issue man ito, yun na, nakakaramdam na yan. Pero kung kalingaw sa'yo, yung pwede kang diversify dahil word mo ako,
Halimbawa, nararamdaman mo yun. Unang-una, ang rule dyan, huwag kang mag-i-intentay ng temptation mo. Diba? Natutungso ka na, halimbawa, sorry for the term, mga tao na kataya. Huwag kang manonood ng, huwag kang gagamit ng laptop mo na wala mo ng tama. Pumunta na sa public, hindi ka ma-detect na mag-draw sa pornography. That is the first temptation. Kasi kapag nag-draw sa pornography, makakaramdam ka ng kakaiba. Diba po? So, temptation yun eh. Kasi sometimes, kasi tayo rin ang gumagawa ng sarili natin itong solo. So, yun ang first rule. I-divert po kasi ang sexual energy naman, pwede po siyang i-divert. Pwede kang mag-gardening, and then pwede niya, mag-basketball. Personally, ako, ang ginagawa ko pa ganyan, lumalabas ako ng community. Tao niya sa mga kapitbahay. O kaya hindi ko ikot, at least nasa labas lang. Kasi, pero hindi ko naman dinitinay na, di ba, kung ano ginagawa ng mga lalaki, ganun din naman ang ginagawa namin. Pero ang masama ko doon kung ginagawa ko ng skating period. Ibig sabihin ng tao dito, nakakaramdam tayo, nakakasala tayo, pero ang pinaka-importante ko is to know the outlet. Kasi ang naging kalaban ko ng sexual urges ay border of boredom. Ibig sabihin, when we commit sexual sin, when we are bored, alone, lonely, stressed, depressed, when we experience all these things, sexual fantasies and sexual sins becomes imminent. It becomes imminent. Nanginibabaw ko yun. Kasi wala kang magawa. Wala kang makwentuhan. So ano nang gagawin mo? E pag inuwa mo yun na mag-isa ka, parang na-alibate yung nararamdaman ko, consolation yun. Pero kung maganda naman yung relationship ko sa mga kasama mo, eh, important na ko yung community. Pag maganda naman yung relasyon mo, siguro naman meron katapuyang luha. Kasi yan ang kalaban ng sexual sin. Diba? Ano-ano dahil lang na bakit nakangaliwa ko sa asawa mo? Problema mo sa kanyang asawa mo. Meron siya hinahanap na hindi niya nakikita. Nabuboard na siya doon sa relasyon. So yun po yung kalaban ng sexual sin. The sexual sins becomes imminent when we do not have a good relationship. First to God. Second, we do not have a good relationship with others. When we are so much stressed, when we are so much bored, walang ginagawa ka sa inyo. Dito po, tulog ka na lang ng tulog. Or na yun lang si Pacquiao na ngayon, pero sisigunda ko ba yung sinabi niya. Nilalanan yun, sila lang ang kumano. Ang bukos ng pagkakasala, pag-iisang yung team, para mahanap, para magkaroon ng hanap. Eh kung mag-aasawa ka, ayaw mo naman magkaanap. Hindi ba din ang kasal na gagawin? Kahit sa katoli ko po, meron kaming checklist. Kapag masagot sa'yo, bakit gusto mo mag-aasawa ko? Kapag ang sinagot niyo, gusto lang namin magsama, pero ayaw namin magkala, hindi ko ikakasal yan. That is an impediment to the marriage. Kasi the purpose of marriage is procreation, magkala. Pero ang tanong naman yun, paano ang bawa silang father? Doon na papasok yung adoption, hindi gagiri kasi alaw yung artificial insemination, o gano'n, o yung soulmate mother, yung parang ginawa ni sa asawa ni Abraham, di ba? Ay Hagar, di ba? Hindi magkanak si Sarah. Binigay niya si Hagar. Pero nagkaanak na, di ba? Ito problema. So, hindi siya alam mo. Yun po yun. So, as a priest, ay good time. Ako, siguro do more questions. Ano na kami talaga sa Biblia? Di ba sabi na bago? Ang hinihas ng gano'n. Oh, kalau na lang kasi lang naman kasi para yung Metropolitan Church of Christ yun yung nagkakasal ng kalupada section sa church. Ano pa siya ba ka ng tao dito sa church? Okay, yung question from Sia. After you, the leader, si Sister Jen.
Pero question from important from Syria. Important from Syria. Wow. My question, I don't think it is yeah. I don't think I'm going to social or something. We are Muslim. We don't really think about visa, you know? Yes. We all can eat for food and entertainment. Sigurado ko, hindi ka magkaka-interes na linisin yung bahay ng public bahay mo. So, we can't like sometimes, we could not even take our Bible. So, how come we could also read the Quran? So, we will be, we accept, we are limited about the Prophet. Limited about, the knowledge about Prophet Muhammad, etc. We knew them. We knew the other religions through our world history in school. Because world history discusses different religions, the head, the foundation, etc. But about the teaching, only when we study the religious education, as pastors and as missionaries, the proper studies. But there is normal, but the normal way of education. Even in the church, we do not discuss other religion because we do not want to bring confusion to people. Oftentimes, when you discuss other religious teaching in your church, oftentimes it brings confusion. Unlike here, that is why our head asks us not to, this is not a religion, so as not to entice confusion. Why is it? Why is it? So when you are focused on one thing, it becomes clearer to you. Just like courting a girl, if you will court five girls at the time, you will be confused whom you really love. Do you understand? Yung stand ko ng
standard ng church regarding sa sodomy. And kasi tingnan niyo po sa ibang religion like born again or ibang iglesia, na pag sinabi nila tinitiwalag nila yung mga saint or something kasi that would stand for sila. Ganun din po sa amin sa Islam na pag sinabi nila ng bakla or tomboy, hindi namin talaga inaksep. Talagang prefer po kami sa ano namin, religious belief na ang bakla at saka tomboy, hindi pwede. So, regarding po sa church, if nakukompromise diba, if not, they should make a statement to the followers like kung sa kabahay pa si Kuya Buddha, sinasabi niya, katoliko siya, or ano siya, katoliko siya, or yung mga ibang pag-tumay, sa kapla, sinasabi niya, katoliko. So, if they are they accepted by the church? As a... Nice question. Maganda po yun. Si Kuya Buddha. Si Kuya Buddha. Medyo may stoning po doon sa ano. I'm not saying, in-interpret ko siya doon sa si Hagar, di ba? It's because hindi magkaroon ng anak si Abraham. Kaya si Sarah, naluluto siya. Binigay niya yung natulog. Tama ba po? Sa Bible kasi ay... Let's face it, si Pablo kasi, interpretation nila ay slave women si Hagar. Si Hagar. Yung nabasa ko sa Bible namin, hindi ko alam na ano. Opo. Kaya ganun po yung nasabi ko. That's what I read from the Bible. But anyway, coming to the question, the main question is, tinitiwalag ba na si Mang Katoliko yung mga homosexual, LGBT, no? Yung lesbian, gay, bisexual, LGBT, tapos transsexual. Sa saloon lang, hindi sinasara na si Papa Katoliko ang mabituhan para sa mga tao ito. Pero, firm ang simbahan na hinihikayat silang maging malinis. Ibig sabihin, walang sexual activities. Oo, bakla, bakla, hindi kinakailangan ng ipag-sex sa kapwa ko lang. Yan po yun. Pag ginawa mo yun, doon na pupapasok yung kasalanan. Kaya hindi pa rin pinabayagan ng simbahan yung same-sex marriage. Kasi sa totoo, na for the practical pagkakamit ko ang seminar, eh ano gagawin yung makikilitian ka kayo sa school? Di ba? Kasi hindi lang yung magkakaan na ang gagawin yung makikilitian ka kayo, di ba? So parang gano'n. Kasi yung kinukonsider ako natin, lahat na matiligtas na Kristo, pati ang mga yan, kaya yung kasasimbahan. Pero, hindi i-encourage ng simbahan to be active in terms of the other part. Oo, wala ka, hindi ko pwede mag-asawa. Pero, manindigan ka, kailanganan ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. We do not even encourage them to dress up like women, yung mga bakla, kala ng mga model, na tas na eskagente, sinasabihan din namin. Oo, bakla ka, pero masin pangalanan nyo, igagala ka, hindi pupunta ka dyan sa simbahan, siyempre, may masasak naman yung ibang mga tao. Pero yan din naman namin, dinadama na ako. Bakla ka pala sila dito. Kasi, in-consider din natin na kahit sila gano'n, kasi hindi sa ability yan eh. Eh, sino po ang tatanggap sa kanya? Hindi naman nila pwede. Hindi yung mga nasa ganyan. Sa tingin ko, hindi nila pwede. Hindi sila pwede magpagbaba. Na, oo, lalaki ako. Tapos makna yung pag-uwi. May hidden agenda po pala. So, they could be true to themselves, but at the same time, they should control those activities that lead them into sin. Yan po ang sinasabi na, kahit pang autismo, sinabi po yun. We do not close the doors for LGBT, but we encourage them to be playful as children of God. That's my tanong ako sa'yo. Tatanungin kita. Sa'yo na lang po. Ikaw ang gusto mo man. Kasi, di ba sa Islam sa atin, bawal kumain ng baboy? Bakit sa Katolik? With all respect, kasi sa kanila ang invitation nila, nasa New Testament na sila. So, hindi isang sa pinong pinutusot magkakaroon ng baboy. Unless may gusto pang magkakaroon. But of course, may sarili ng interpretation tayo na yun. Ako, may pinagkakaroon sa kanilang Bible. Kasi si Jesus Christ mismo niya sabi sa Matthew chapter 5, sabi niya, tingnan that I come to destroy the law or the prophet.
kung usipin yung pinagorito upang sila'y nag-otusa ng tamang propeta. Ngunit nagoy na parito upang ito'y ipag-ipad pa rin. Kaya ang mga sekta sa Kristiyano, Seventh-day Adventist, meron silang interpretation regarding this matter, hindi pa rin sila kumakain ng Bible kahit sila'y Kristiyan na. So meron silang ibang interpretation regarding this matter. So, yun nga lang, in the Old Testament, pinagbawal mo baboy because they consider it as unclean. Di ba kasama siya sa biyak ng paa? So, nasa lumang tipan, yung sa Exodus kasi, una-una sa 10 utos, sa lahat ng simbahan, makikita ko talaga yan. May carving. Opo, nakalagay talaga, nakaukit. Sa lahat ng, misa, may nakikita ko talaga ano. Eh, yung sinasabi na ano, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawamisman ng anuman anyo nasa sa tubig. Nasa langit, yun ako. Medyo manong ang tatong. Hindi, wala akong mic. Wala akong mic. Okay na ba? Sige, ito last na. Ah, last na. Tapos magbigay na magbigay na exit ng closing of my hand. Okay po. Yan po yung lahat na natatas sa Katoliko yung mga iman. Pero sa totoo lang, yung mga iman po yan, tulad ng sinabi ko kanina sa umpisa, these are symbols to educate the people. Bakit kailangan magpisan sa alaman ng Santo Father or imahin? Sa totoo lang, ang pinag-isalan talaga ni Rama ay yung nire-represent. Parang picture ko yan siya. May picture ng asawa mo sa pintakan. Pag palagay ang hinalingan niya picture, hindi talaga nagpapilip ang minamahal mo, kundi yung nilalarawan ang picture doon. Yun po yung interpretation. The one being represented. So hindi talaga sinasamba, kundi binibigyan ng gala kasi yan yung nagpapakilala nung ano. Mahirap i-interpret. Parang tulad na din doon sa ano, di ba? Bakit nahaplos ko pa din? Eh, nanggaling ka din siya sa experience na yung babaeng merong 30 years na embrace. Nung nahayin po niya yung laylayan ni Jesus, biglang nalanto yung kanyang magdurugo for 30 years. Yun po yung interpretation mo. Kaya physically, ang makikita niya yung imahe, naniniwala siya na mayroong pagpapala without knowing that healing comes from faith also. Yun po yun. So, we do not, kumbaga sa ano, kento yung mga pare, pinagbabawal natin ng mga misa, nawawala yung kapay. Nandun sa ating siya. Pero, hindi namin ma-question yung bakit. It is your personal experience with your God. It is your personal experience with God. Kung ayaw niyo yung buhay na yung magdasal sa iman, hindi rin naman namin ini-insist. Kasi ang pinaka-importante ay yung pananampalataya doon mismo sa Diyos na pinaniniwala na natin. Kasi na yung Katoliko din talaga na walang mama. May mga Katoliko, hindi yung may mahibo, hindi nagdadasal mismo na mayroong umpahan. Direct message sila. We respect God. We do not exist. Kaya nga, di ba, kaya nga minsan di ba magpapaling ng rating, di ba, ito ay i-reveal na santa na ano, di ba, ngayon, magiging santa na si Mother Teresa. Hindi namin pinipilit na lahat. Buhay, kailangan kumita para lang. No?
Now, we don't exist. We respect the AA. Kung ayaw niyo na ipagwawa, yun po yan. Well, so, I understand we have a positive mother. Pasalamat po tayo sa kanya sa pagpapakulat na siyempre si ito sana. Hindi lang ito ang simula. Sana one day tayo na malapitan ng liberal po. Ito tayo sa kanila naman. So, sa isang isang fruitful dialogue. And our same thing, we're very fruitful na dialogue sa balitan po natin. Father, any questions? So, una po nagpapasalamat ako, just like what you have said, may this not be the last, no? Invite me here, I can also invite for as a dialogue po. I respect your faith, I respect, I ask you also to respect my faith. Kasi ang pinaka-importante nga po yun, nagkakaunawa tayo doon sa bagay na pwede magpalugtog yung ating ugnayan. Kasi bakit natin pag-uusapan yung bagay na hindi natin magkakaroon, hindi kayo magkasalo, para mag-asawa yan. Kung magkaasawa kayo, tapos pag-uusapan niya kung paano ka pinalaki ng magulang mo, paano siya pinalaki ng magulang niya, hindi talaga kayo pag-uulay ng masayang mag-asawa. Ang pag-uusapan niyo, kung saan tayo magkakasalo. Ang pinaka-importante daw para magkasalo ang dalawa, para pumasok sa restaurant. Pag pumasok ka ng restaurant, kung yung asawa mo gusto niya gulay, pa-orderin mo siya ng gulay. Ikaw gusto mong karne, umorder ka ng karne. Eh kung hindi mo maubos, huwag mo pagpipili na kumain siya ng karne kasi gusto nga niya gulay. Pero magkasama kayo, pare sa inyo gusto mo. Pero hindi ninyo sinacrifice o hindi ninyo pinilit yung gusto mo sa tao. Ayaw mo, gusto mo rin. Pero magkasama sila, masaya silang nagsasama. Ganun daw daw yun. Salamat po sa inyo. Katapos po po sa pag-ibig po ng aming sa Quran, dyan ako po sa kanilang buwagin in ng kanya. So, maraming salamat po sa inyo. At, yung picture tayo ngayon. Sige po. Pader, I'm raised naman, Pader.